Santo Maranatha, Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa Pentecostes, inandaap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang dagdag ang pagsisimula ng kanilang misyon, ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito'y walang iba kundi ang pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasama kung tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na pag-aayin, nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkaasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya nga naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay inapit at sa kahirapan ay iyong uligtas. Kawawa tayo ng mga pangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapuri sa Diyos sa kaitaasan.
Binabanan mo ang iyong patitig na sambayanan. Sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mo ang patitig ay mapuspos ng ganap na makaloob ng Espiritu sa akin bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangarap. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon sila lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waling mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nabuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos, nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagpapaka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Pasya, mga taga-Media, mga taga-Ilam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Juda, Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya, sa nasakop ng Sirene, at ang mahigit panirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kamangha-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninyo man Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't pa ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Sa sinakuhan sa'yo,
Holy Someone. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinagabihan ng linggo na iyon ang mga dagado ay nagkaroon ng kahibon, nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang taligiran. Tuwang-tuwa ang mga dagat. Nang makita ang Panginoon, sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinubo ako ng Ama, gayon din naman sinusubo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya ang sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad naman. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Happy birthday po sa inyong lahat. Birthday. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng kaarawan ng simbahan. Ito yung tinuturing po natin na the birth of the church sa dakilang kamistahan ng pagpapadala ng Espiritu Santo. Kaya po maliwanag na ipinahayag ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So dito po nakita po natin, tulad na ipinahayag po namin ng nakaraang linggo, sabi niya, bakit si Jesus yung makiwag sa langit? Kasi natapos na yung kanyang trabaho. Sigurado na yung kaligtasan na dulot ng aming Panginoong Jesucristo. Pero tayo na naiwan sa titig na ito, habang tayo tumataak sa mundong ginagalawa natin, ay doon din patutungo. Pero habang tayo nagdadakbay sa titig na ito, ay nawa ay lubos namin pakiramdaman ng kanyang biyaya ng pagliligtas. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo sa araw na ito atin ang pinagdiriwang para maging gabay natin, maging guru natin, magbigay sa atin ay higit na kalatagan ng kalooban upang ang isang magkuparan natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, isang bahagi nyo na kung saan ay higit natin bigyan ng dilim. Ano ba yung sinasabi natin na binabaan ng Espiritu Santo? Ano bang ibig sabihin ng pinupuspos ng Espiritu Santo? Sa Ebanghelyo po natin ngayon, nakita po natin na bago dumating si Jesus sa mga lakad, sila ay nagtitipon sa doon sa kanilang pinagdausan ng huling hapunan. Nakabinig ang mga pinto. Maliwanag din naman sa Ebanghelyo ni San Juan kung bakit nakabinig ang mga pinto. Sabi ni gawa ng kanilang takot sa mga Hudyo. Pero nakita po natin sa unang pagbasa nung buwaba ang Espiritu Santo at tinanggap ng mga alagad, nakita natin na, na itong mga alagad ay nangangaral na lantara na nangangaral kahit na sila'y pinagbabawalan. Hindi na sila natatakot sa mga Hudyo. Bakit? Dahil tinanggap na nila ang Espiritu Santo. Bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Yung ipinahayag din po sa mga gawa ng mga apostoles sa unang pagbasa na mga dilang apoy
Madilang ako ay na magbibigay ng init ng pag-aalap para maganap natin yung tungkulin na iniatan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa yung description na makikita po natin sa banal na kasulatan kapag ang pinag-usapan natin ay yung filled with the Holy Spirit, ginugusbos ng Espiritu Santo. Andiyan din po yung description ng a woman filled with a child, yung babaeng nagdadalang tao. Ngayon pa naman na ito, medyo hindi namin masyadong nakikita yung excitement, pero para sa isang babae na nagdadalang tao ay nakikita mo yung kahalagaan ng tao na tumaan bakit siya ay nagdadalang tao. Isang panibagong buhay na sa kanyang sinapupunan. Yung isa pa yung description na ipinakala ko sa mga nakasulatan ay billowing sheep. Isang matikas na sheep na isang putawagin po natin ay naglalayag na pangdagat na sasakyan na makita po natin na talagang sabi nga po natin ay talagang yung maganda yung kanyang tindig at yung kanyang pag-alayaw. Pero mayroon po isang description, medyo po ito yung description ng isang bystander sa banal na kasulatan. Hindi po masyadong makaka. Ano yung kanyang description sa mga pinubusbos ng Espiritu Santo? Yung mga nakita niya na ang mga pinubusbos ng Espiritu Santo, mga lasing. No? Hindi mo lasing sa alam. Hindi mo na kung saan makita po natin na o lasing sa droga. No? O lasing sa Espiritu Santo. Driven by the Spirit. Ibig sabihin, bahagi yun ang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia na ipinahayag ko yung nabanggit na description na yung pagtaak natin sa daigdig na ito ay tunay na ginagabayan ang Espiritu Santo. Maging tawa ko ay kung tunay na tayo ay binababaan ng Espiritu Santo, ay sinasabi, malasing tayo no? Sa Espiritu ng Diyos. Lalo-lalo na sa amin, ito dalawang bagay na palagi natin binibigyan pansin no? Ngayong taon na ito, ay katulad po ng ipinahayag sa atin sa banal na kasulatan na binigyan ng kapangyarihan ng mga alagad. Kung sinabi ni Jesus na tanggapin ninyo ang Espiritu Santo right after it. Anong sabi ni Jesus? Ang pinatawad ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi palatawarin. Bakit ako natin yung kapatawaran ng mga kasalanan ay napakahalagang aspeto po ng itinuturo ng mga pinupuspos ng Espiritu Santo. Hindi lamang po sa mga alagad na kung tusin po ay binigyan ng kapangyarihan ng magpatawad. Hindi lamang po sa pagkat sa pataunawa na sa lumang tipag, sabi nga, only God can forgive. Pero inayos ng Diyos na ang tao ay maging kabahagi ng nabanggit na gawa. Pero hindi lang muna akong dapat makita sa kanyang klase ng pagtingin na nagbigay ng Diyos na kapangyarihan na magpatawad sa tao. Ngunit ganito,
yung necessity na makita natin na yung kagandahan ng Diyos na ini-extend niya yung pangangailangan ng tao na magpatawad at yung kailangan ng tao natin na humingi ng tawad. Kasi makita po natin, lalo-lalo na ko ngayon, katatapos lamang ng eleksyon, na nakita po natin, maraming mga nasubakan ang damdamin. Gawa mong, kasabi nga po natin, kumisan sa pag-usap natin, sa mga, dahil sa kagustuhan natin na, ito yung iboto natin. Ay nakita natin ang kumisan ay mayroong mga nasirang mga ugnayan, magkaibigan, kumisan, matagal na magkaibigan o kahit na yung mag-asawa, hindi naman po sa larangan ng eleksyon. Ngunit sa maraming pong larangan na kung saan nakita po natin na mayroong pagkukulang na nangyari, nasirang mga pakikiugnayan natin, ugnayan ng mag-asawa, ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang, mga magkakapatid, ay kinakailangan mo natin na para tayo ay magkaroon ng sinasabi yung ngayon, national unity, hindi mo tayo magkakaroon ng pagkakaisa nang hindi mo tayo nagpapatawaran. Yung kinakapakahalaga po yung pagpapatawad. Kung gusto natin makapagsimula ng bago, kinakailangan natin ng pagpapatawad. Hindi lamang ako dahil sa ito ay bahagi ng ating pagtilo sa lipunang ginagalawa. At ito rin po yung ipinamamahig sa atin ng tumunay kapag. Nalit, na kapag sinabi natin na tayo ay nalalasin sa biyaya ng Espiritu Santo, kaya natin magpatawad. Father, mahirap magpatawad. Tao lang ako. Ay kaya ang kinakailangan natin hilingin ang Espiritu Santo. Kinakailangan natin na mapuspos ng Espiritu Santo. Or rather, I would like to term it, kinakailangan natin na malasin tayo ng Espiritu Santo para tayo ay makapagpatawad. Sabagat, yung pagpapatawad ay hindi isang makataong gawain. Ito ay makalos. To forgive is divine. At ito yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Poong May Kapag. Dalawa ay huwag natin kalimutan. Ito yung hilingin natin sa harapan ng Poong May Kapag. Bilang mga tunay na mga Kristiyano ay maging bahagi ito ng ating pagkilos. At sabi nga kung nahirapan tayo, simple. Pinapaalala sa atin sa kamistahan na ito ng Pentecostes. Ano sabi ni Jesus? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Pangalawa, kinakailangan din tayo marasin sa Espiritu Santo, lalo-lalo na sa maging bahagi po nito ng ating pagdiriwang itong taon na ito bilang taon ng awa ng Diyos. Lalo-lalo na sa pagtugon natin sa pagtulong sa kapwa, kawang-kawa, almsgiving. Bahagi yun na kung saan ay tayo ay makatulong sa ating mga kapwa-tao. Ano man yung kanilang katatayuan sa daigdig na ito. Hindi na kayo tutulong kasi para din ako matulungan. Hindi mo. Yan ay kung tawagin po natin ay pagtingin ng isang businessman. May kapalit. Kinakailangan na ako itutulong para ako ibono. Politician ang labas niya. Yung pagtulong natin, yung pagtulong na kahit hindi ka papalitan ng iyong tinulong. Kasi ganun po yung paanyaya na ipinangayal sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Diyos natin na kung saan ay patuloy na nagbibigay, na wala naman tayong ibinigay. Wala naman tayong pwede pang ibigay sa Diyos, pero siya patuloy na nagbibigay.
Kaya bahagi po ng isang pagyaya na ipinapahayag mo sa atin ng Omega Power na kung nagagawa po natin na tulungan yung ating kapwa na hindi naghihintay ng kabalik, ibig sabihin yan, tayo ay nalalasing ng Espiritu ng Diyos. At kung hindi pa, ay tulad po ng paanyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At bahagi po ng ating pag-ibos ngayon, nagkataon po na ngayon ay May 15. Ito rin po yung araw ng mga pasalamat natin sa buong Pilipinas sa pagpaparangal natin kay San Isidro Labrador na isa rin pong halimbawa, isa rin pong halimbawa ng pinupuspos ng Espiritu Santo na alin, ay panagi siya nagdarasal. Bago siya pumunta sa kanyang trabaho, nagdarasal siya. Doon na siya sinumpong ng kanyang kasama sa kanilang amo. Nakita na si San Isidro ay nagdarasal mo na bago ma-araro ng kanilang bukid. Pero ito'y kanyang ginagawa. Bakit? Kasi nakikita niya yung kahalagaan ng panalangin. Sabi nga natin ay yun yung kanyang pagpapakita na siya ay pinupuspos ng Espiritu Santo. Palaging inuuna ang Diyos sa kanyang pagkilos sa daigdig na ito. At ito yung patuloy na amon na binibigay sa atin ang buong mga pangako. Kaya sa kapumaran natin ang ating mga pupunin bilang mga pagkasunod ng ating Panginoon sa Kristo, ito yung durog natin. Tanggapin natin ang Espiritu Santo. Kaya mapuhinaanihan po kayo, kasi tayo po tayo lahat, at sama-sama natin awitin, itulog sa rabanan ko may kapag, na matanggap natin ang dakilang biyaya na ito. Lubos natin ang pakinabangan. Kasi sigurado po, sa oras na malasing tayo, sorry for the use of the term, pero kung minsan yun po yung mas magandang makikita natin, mahalin tayo sa pagkilos ng Espiritu Santo. Sama-sama natin awitin, Come, Holy Spirit.
na sa palataya ako sa Diyos sa mga makapag-iriyan sa lahat na may gawa ng lahat ng tatupa. Sumama sa palataya naman ako kay Jesu-Kristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. At tawang-tawang sa lahat ng Espiritu Santo, ipinamalaan ko sa itong maling mirin. Pinagpakasabi ni Ponso Pilato, pinako sa krus ng matayang nilibig. Naawit sa roo na mga mayo para na may katuwaran na buhay na muli, kumakiyak sa lahat. Nalulokos ka ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon pagpupulang parinito at tulong sa nabubuhay ng mga kanitaan. Sumama sa matayang ng panakot, Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahan katolika, sa kasamaan ng mga barang, sa kabaduan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng wala ng matay. Amen. Sa balagyan ni Kristo, sa muling, na muling mabuhay, sa kalulatian ng Ama, ipinadala ang banal ng Espiritu upang lagi maging gabay sa buong simbahan. Buong puso tayo manalangin sa Ama upang pagkalooban niya tayo ng Espiritu Santo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Nawa'y pagkaluban ng lakas ng katawan, liwanag ng karunungan, at alam ng paglilingkod ang aming Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, sa pagsisikap nilang tugtin ang misyong pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Nawa'y ipuwin ng banal na Espiritu ang puso ng mga namumuno sa mga bansa para magkaisa at isulong nila ang pandaigdigang kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansa. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami ng iyong Espiritu. Nawa'y tanggapin ng mamamayang Pilipino ang mga kaloob ng Espiritu at sa gayon ay magkaisa ang